Magandang araw! Sa video ito ay magsusuri tayo ng isang pelikula na pinamagatang Seven Sundays. Ito ay bilang aming final na eksaminasyon sa asignaturang Sine Sociedad Pelikulang Panlipunan. Pelikula Seven Sundays ay isang Pilipino comedy drama noong taong 2022. Ito ay sa direksyon ni Binibining Cathy Garcia Molina, na isa sa mga pinakatanyag at batikang direktor ng pelikulang Pilipino dahil sa kanyang husay sa paggawa ng mga dekalibreng pelikula. Ito ay nabuo sa produksyon ni Elma Madwa at ipinamahagi sa ilalim ng Star Cinema ng ABS-CBN. Pinagbibidahan ito ng magagaling at mahusay na aktres at aktor ng industriya na walang iba kundi si Ronaldo Valdez bilang Manuel Bonifacio, Aga Mulak bilang Alan Bonifacio, Ninong Andres bilang Brian Bonifacio, Christine Reyes bilang Jack Bonifacio at Enrique Hill bilang Dexter Bonifacio. Ito ay pinalabas noong 11 ng Oktubre taong 2017. At ito ay tinatayang kumita sa mga sinehan ng mahigit 270 milyon pesos. Buod ng pelikula. Ang pelikulang Seven Sundays ay tungkol sa mga pagsubok, suliranin at problema na kinakaharap ng pamilya Bonifacio. Si Manuel Bonifacio na isang ama ng tahanan, judo at dating kapitan ng kanilang barangay, naiwalay na sa kanyang apat na anak dahil inaak na naman ito ang kanilang kasal. Siya ay namumuhay kasama ang pamangkin na si Jun na siya na rin nag-alaga sa kanya. Sa araw din ng kanyang karawan ay napag-alaman ni Manuel na mayroon siyang sakit na kanser sa baga. Kalaunan ay napag-alaman na rin ng kanyang apat na anak ang tungkol dito at nangampa sila para sa kanyang kalusugan. Subalit ay pinili pa rin ni Manuel na hindi na magpatingin sa ibang doktor. Kalagip ang nag-isang hiling na makasama ang kanyang apat na anak na sama-sama sa loob ng 7 linggo na tanging mga araw na lamang na nalalapit sa kanya. Ang ideyang ito ni Manuel ay mariing pinutulan ni Brian at Jack dahil gusto nila itong magpa-second opinion sa ibang doktor. Subalit ay sinangayuna naman ito ni Alan at Dexter. Sa uli ay nanaig pa rin ang desisyon ng kanilang amang, sapagkat ito na lamang ang natatanging paraan na nakikita ni Manuel upang mabuo muli ang dating maayos na relasyon ng magkakapatid at maging ang kalagayan ng kanilang pamilya na nasimulang nagkaroon ng lamat matapos mamatay ang ilaw ng tahanan. Sa kabila man ng kanilang mga sari-sariling problema at alitan, ay napilitan pa rin ang magkakapatid na sundin ang kahilingan ng kanilang ama. At nagsimula na nga pagsamahan ng magkakapatid ng isa-isa bilang pagpapakita ng pagtupad sa kahilingan. Sa una ay tila naging maayos pa ang kanilang pagsasama sa isa't isa. Ngunit nang lumaon ay naging mahilig pa ang bawat tatlo sa magkakapatid. Unas, upang mas lalong ipapatid sa mga manonood ang mga eksenang dapat nilang abangan hanggang sa uli. Saglit na kasiglahan. Ito ang matagpo sa pelikula na kung saan ay maayos, masaya at lupa ang pamilya Bonifacio. Ngunit matapos mamatay ang ilaw ng tahanan ay nalamatan na ang relasyon ng magkakapatid at ng kanilang ama. Dito na rin nagsimulang mahiwalay si Manuel sa kanyang apat na anak. Ano nga ba ang tunggalian ng pelikula? Tunggalian. Sa pelikulang ito ay makikita natin ang naging tunggalian sa tao laban sa sarili, tao laban sa tao, at tao laban sa pagkakataon. Tao laban sa sarili. Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing tauhan ng kwento. Alan Bonifacio na nahihirapang
itaguyod ang pamilya dahil kapos sa pinansyal na bagay. Brian Bonifacio, na nahihirapang magpakaama sa kanyang nag-isang anak na walang iba kundi si Gian Smith. Cha Bonifacio, na nagbubulag-bulagan sa lahat ng ginagawa at panunoko ng kanyang asawang si Jerry na kahit siya ay nasasaktan. Dexter, si Dexter na may sama ng loob at inanakit sa kanyang tatlong kapatid dahil sa tingin niya ay pinabayaan siya nito noong siya ay bata pa. Tao laban sa tao. Ito ay sa pagitan na idwa ang magkakapatid at sa ama nito. Idwaan sa pagitan ng magkakapatid na Alan at Brian. Si Alan na panganay sa apat na magkakapatid ay may nadaramang insecurity sa kanyang nakakababatang kapatid na si Brian. Sa tuwing binabanggit o nababanggit ang usapin tungkol sa pera. Samantala si Brian na may sama ng loob sa kanyang nakatatandang kapatid na si Alan dahil sa tingin niya ay ito ang magaling at laging pinapabura ng kanilang ama. Ito minsan ang sanhi ng kanilang pagtatalo bilang magkakapatid. Tao laban sa pagkakataon. Makikita rin natin sa pelikula na bunga lamang ng pagkakataon ang mga naging suliran. Ito nga ay nang matapos mamatay ang ilaw ng tahanan ay nagsimula ng malamatan ang relasyon ng magkakapatid at dito na rin nagsimulang mahiwalay si Manuel sa kanyang apat na anak dahil tinaak na nito ang kanilang mga sariling buhay. Kasukmulan. Ang kasukmulan ng pelikula ay ang tagpong nagtalo-talo na ang pamilya Bonifacio. Nagugat ito matapos malaman ni Brian ang irresponsabling bagay na nagawa ng kanilang bunsong kapatid na si Dexter na mismo pa sa anak ng kanyang boss dahil sa noon siya minimen. Dito sa tagpong ito nagsimula magsinabasa ng mga pinakatatapin na naging ang sama ng loob sa bawat isa. Panoorin ang tagpong ito. Kalasan. Ang kakalasan ng pelikula ay ang matagpong paghingi ng tawad ng magkakapatid sa isa't isa dahil sa mga bagay na kanilang mga nagawa at pagkukulang bilang magkakapatid. Dito na rin nagsimulang manumbalik ang kanilang mabuting relasyon at samahan bilang magkakapatid at maging sa kanilang ama. As Sully ay naipakita ng pelikulang Seven Sundays ang kahalagahan ng pagpapatawad, pagkakaisa, at pagpapalaga sa relasyon bilang isang pamilya na sa kabila man ng mga pagsubok at suliranin ay dapat pa rin manatili ang mabuting samahan bilang isang pamilya. Ito ang mga pangunahing tauhan sa kwento. Ronaldo Valdez bilang Manuel Bonifacio, Aga Mulak bilang Alan Bonifacio, Lindong Dantes bilang Brian Bonifacio, Christine Reyes bilang Cha Bonifacio, at Enrique L. bilang Dexter Bonifacio. Ketchup Eusebio bilang Jun na pamangkin ng Manuel. Kyle Inchari bilang Mark na anak ni Alan. Anita Rose bilang Petchay na asawa ni Alan. Kian Cipriano bilang Jerry na ang babaerang asawa ni Cha. Kakay Nautista bilang Biggie na executive assistant ni Brian. April Marienzo bilang kapit na kababata ni Dexter. Jeffrey Tang bilang Mr. King, buyer ng ABC Store at may-ari ng Superstore. Mindy Covarrubias bilang Dr. Nelson na Dr. Manuel. Ryan Bang bilang second Mr. King. Isa Kalsado bilang Juliana Smith na ex ni Brian. Edward Barber bilang si Gian Smith na anak ni Brian kay Juliana Smith. Ano nga ba ang paksa ng kwento? Ang pelikulang ito ang magpapaalala sa atin na kahit anumang dumaan sa ating buhay, mabuti man ito masama, may mga taong laging nandiyan para tumulong, sumuporta at akayin tayo pabalik tungo sa pagkabuklod-buklod o sa pagkakaroon ng mabuting relasyon sa ating kapwa o pamilya. Na minsan ay kailangan lang natin lumingon at hanapin ang ating sarili higit na ang ating puso. Ito ay sa pamamagitan
ng ating pamilya. Itong technical, sinematografiya. Ang sinematografiya ay malagaw pang makita at maintindihan ng mabuti ang bawat pangyayari sa pelikula. Para sa akin ay mahusay ang pagkakaangulo o paglipat ng kamera dahil malinaw ang paglalahad ng bawat isenang ginaganap. Isa na lamang sa mga isenang ito ang maayos na paggalaw ng kamera sa takbong pagtalo-talo ng pamilya Bonifacio. Ang paglipat ng anggulo ng kamera ay mahusay at sakto lamang dahil naipakita nito ang maayos na sagutan ng magkakapatid at maging ang madamdaming mga emosyon ng bawat karakter. Ang pagdilim at pagliwanag naman ng ibang mga eksena ay sakto lamang. Sa kabuuan, maganda ang kinalabasan ng pelikula dahil maganda at mahusay ang paglapat ng sinematografiya. At napakita rin sa mga manonood ang mensahe na magbibigay ng hamon at kurot sa puso. Musika. Ang musika ng pelikula ang magsisilbing sangkap ng aspektong pelikula dahil ito ang nagpapalabas ng tunay na emosyong inihatid sa mata. Tungkop ang bawat musika na ginagamit sa pelikula sa kung anong emosyon ang ipinapakita ng bawat karakter. Wasto ang timpla nito na nagdadala sa manonood upang mas lalong maramdaman ang madamdaming mga eksena. Halimbawa na lamang nito ang kantang Batang Bata Ka Pa na inawit ni Daryl Ong. Panoorin ang video. Kasuotan, mga gamit at background ng pelikula ay nakatugma sa daloy ng istorya. Mas naipakita ng maayos ng mga karakter ang bawat role nito batay sa kung ano talaga ang eksena ginaganap. Halimbawa na lamang ito ang pagdiriwang ni Manuel ng kanyang karawan. Masasabi mo ito ay isang birthday party dahil makikita mo may cake, lobo at mga pagkain. Dahil sa tulong ng mga ito ay malalaman ng manonood kung ano ang ginaganap ng mga eksena. Mensahe ng pelikulang Seven Sundays. Ang pelikulang Seven Sundays ay dapat nating panoorin sapagkat ito ay may kakaibang istorya na sumasalamin sa ordinaryong pamilyang Pilipino na dumadaan sa mga hamon at pagsubok sa larangan ng pinansyal na bagay at pagsasama. Bilang pinakamaliit na bahagi ng lipunan ay dito nagsisimula ang tamang pagtubok ng sarili at pag-uugali ng bawat miyembro nito. Ang pagpapanatili ng katatagan at matibay na pundasyon ng tahanan ang magsisilbing lakas nito upang mapagtagumpayan ang anumang bawat hamon ng buhay at problema at suliranin na kinakaharap ng isang pamilya. Ang pagpapatawad, pagkakaisa at pagpapalaga sa pamilya ay ang higit na mahalaga sa alinmang